isa ho sa pinakamahalagang kailangan ho natin gawin para ipagpatuloy ho yung pagprotekta sa bawat Tagigenyo ay palakasin yung ating PDITR strategy. Yan ho, malaki ang papel ng Safe City Taguig. Ang Safe City Taguig ay iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagtutulungan para sigurado hong habang nagbubukas ang ating ekonomiya, protektado pa rin tayo sa COVID. Para ho sa ulat ng Safe City Taguig, ito po si Attorney Clarence Santos. Maraming salamat po, Mayor, at magandang araw po muli sa inyong lahat. Para sa linggong ito, talakayin natin ang resulta ng pinaigting na pagbabantay at panguhuli sa mga health and safety protocol violators sa buong syudad sa tulong ng ating kapulisan at ang tapang malasakit disiplina team. Pag-usapan din natin ang mga protocols patungkol sa tamang proseso ng testing, reporting, at isolation or quarantine ng COVID-19 cases ayon sa Safe City Task Force Advisory No. 45. Ayon sa datos ng mga nasaway, nahuli at natikitan ng mga violators ng ating PNP at TMD mula 17 hanggang 24 ng Hunyo, nakapagtala ng 1,620 o 1,620 total apprehensions ang ating mga law enforcers, kung saan 41 rito ay mula sa mga natanggap nating reports sa Safe City Hotline, 110 ay mga naisuhan ng violation ticket at magbabayad ng multa o required mag-community service, at 1,469 ang nabigyan ng stern warning. Sa lahat po ng nahuli, napansin po namin na pinakamarami po sa kanila ay mga minor de edad na nahuling nasa labas ng kanilang mga tahanan lapag sa pinatutupad na quarantine. Sumunod ay mga individual na lumalabag sa ipinatutupad na curfew. Pangatlo ay mga hindi nagsusuot ng face mask o face shield. Pang-apat po ay mga nahuling hindi sumusunod sa social distancing protocols. At panghuli naman ay mga establishmentong hindi nagpapatupad ng health and safety protocols sa kanilang lugar. Ayon din sa ating datos ng mga nakaraang araw, ito ang top 5 barangay sa bawat distrito kung saan pinakamaraming nahuli ang ating mga law enforcement units. Muli po kaming nananawagan sa mga opisyales ng mga barangay na ito, pati ang mga residente. Paalala lang po na sumunod po sana tayong lahat sa pinatutupad na protocols para po ito sa kaligtasan ng ating mga pamilya at ng ating komunidad.